nag-text na ngayon. Yung customer natin sa online, nagpadala siya ng worth 4,500 kasi nagpa-member siya sa 3,290, tapos nag-spirulina 90, sinama niya na yung shipping fee kasi ipapadala natin ito sa LBC. Samahan niyo kami, tara! Good thing about sa service center ng Pasay, guys, dito sa Dunkin Donuts, sa second floor niya, nandyan yung DXN Pasay Center. Tapos kung may order sa inyo sa online, and nandyan lang yung LBC sa tapat niya. So, tanong natin kung paano yung process. Tara! So kapag magpapadala kayo, guys, yung full name, yung contact number, at saka yung exact address. As per LBC staff, ang good news, binigyan nila tayo ng chance para ipakita yung nalagyan pag nagpadala kayo within Metro Manila, 160 pesos yung shipping fee. Yun yung starting point. And then pag nag-declare kayo ng value, every 500 pesos, dagdag lang naman ang 5 pesos. So, halimbawa, 500 pesos, 165, 1,000 pesos, 170. So, ganun siya kaganda kapag magpapadala, no? I suggest, i-declare niyo yung value kung magpapadala kayo. Kasi, imagine, guys, pag nagpadala kayo, hindi na-declare yung value. If ever na may mangyari, hindi maganda, hindi natin hinihingi pagdating doon sa pagpapadala sa product, which is bihira naman nangyayari. Kung magkano nyo dineclare, yun yung matatanggap nyo kung sakaling i-refund nyo yung produktong pinadala nyo. Total lang ng pinadala ko is 200 pesos yung shipping fee. So, ang first step ng pagpapadala, mag-pay out kayo nung form na hinihingi sa cashier. Doon ilalagay kung kanino galing yung produkto at kung kanino yung pagpadala. Second, siyempre, titignan kung gano'ng malaki yung size ng product, doon malalaman kung magkano yung presyo at saka kung magkano yung value. Tapos, ang kasunod na gagawin doon, ilalagay yun sa isang lalagyan, and then, magbabayad po tayo kung magkano yung shipping fee. Tapos, pipirmahan natin yung lalagyan na pinagdalahan natin ng product. And then, pagdating sa pagpapadala, guys, once na successful na yung transaction, na-resibo na kayo, pinapirma na kayo, okay. Sa online naman, meron tayo tracking number. Makikita niyo yun sa resibo. Pwede niyo malaman kung nasaan na yung pinadala at kung kailan siya darating. So, regarding, guys, kung sa pinadala ko nung nakaraan, cash on delivery, tatlong toothpaste plus na ganito, 370 yung bawat isang karton. So, times 3, 1,110. And then, tinanong ko kung magkano yung shipping di papunta sa Isabela City, umabot ng 190 pesos. So, total na binayaran ko is 1,300. So, yung 1,300, siyempre, inapunuhan ko yun. Pag nagpadala tayo ng cash on delivery, hindi makukuha ni client yung produkto hanggat hindi siya bayad. So, huwag kayong matakot magpadala ng cash on delivery. So, same process lang din naman po. Magpipill out kayo ng form kung kanino yung papadala. And then, sabihin nyo sa cashier, cash on delivery, aabunuhan nyo yung shipping fee, banggitin nyo rin doon sa customer. After that, kapag na-receive niya na, may magte-text sa inyo, LBC. Then, nakalagay doon yung reference number para ma-claim nyo kung magkano yung perang inabunuhan nyo pabalik sa inyo. Kapag nag-text na si LBC na na-claim na ni customer yung produktong pinadala nyo at meron na rin reference number na tinext, pwede nyo na i-claim sa LBC yung pera basta may reference number na tinext. And then mag-fill out ulit kayo ng form at makukuha nyo na yung pinadala nyo. So ganun lang kadali, guys. So isa sa trusted na pinagpapadalahan ko is LBC. So, malapit lang siya dito sa service center natin sa Pasay.